hindi mo ilalagay yung pag-ibig mo dyan. Mamahalin mo higit sa lahat ng Diyos. You will love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, that you can easily give what God will take. Hihingi niya sa'yo nung hihingi niya sa'yo, kaya mo ibigay dahil mahal mo, kilala mo ang Diyos na hindi ka niya papabayaan. Years ago, when I started this church, and God called me, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Nung iniwan ko na lahat sa buhay ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa anak ko. Hindi ko alam kung mangyayari. That was more than 18 years ago. But I know my God. I know my God. I know my God. Sa lahat ng pangyayari sa buhay ko, mahal niya ako. And He will never leave me. He will always provide. Laging nag-aantay ang isang hayop, kapalit ng bagay, ng buhay. And He gave. You know why this now? God wants to check your heart this morning. Meron ka bang bagay na mas mahal mo kaysa sa Diyos? That when God said, Anak, you serve me, Lord, I cannot. Wala pa akong pera, marami akong pera. Busy ako. Or, Lord, naglikod na ako kasi alam ko na yan. Or whatever is your reason, I do not know. That God wants a depth of the love, the height of the love. Sabi na ko, mahal naman kasi kita. Pag binigay mo sa akin ang buhay mo, binigay mo ang future mo, binigay mo sa akin pera mo, binigay mo sa akin anak mo, pamilya mo, hindi kita papabayaan. I will always provide. Even when you undergo the trials in your life, kahit nag-iisa ka na, I will always love you anak. Do you love the Lord this morning? With all of your heart, with all of your soul, give your heart to Him. Can you give your love? No, the time is getting shorter and shorter. Will you serve the Lord with all your heart? Na kahit ano pa mang mangyari sa buhay mo, hindi ka aatra sa paglilingkod. Hindi ka aatra sa pagpupuri mo. Hindi ka magpapago sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya mga tao faithful, kasi they're faithful to God and God is called them. Problems, anything, sickness, or whatever it is that bothers you, na iniisip mo, nirahamdam mo, at unti-unti, nawawala yung pagmamahal mo sa Diyos. Mas mahal mo ba yung emosyon mo kaysa sa Diyos? I want you to stand up of your feet. Discourage ka na. Anything in your heart right now.
Lord wants to take everything in your heart. Let exchange your love for Him. Alam mo mga mag-asawa, sa dami ng pagsubok, minsan nawawala yung pagmamahal nila. Napapalitan ng responsibilidad. Napapalitan ng maraming mga bagay-bagay na mga. Lahat ng klaseng magsubok, nawawala yung first love sa kanilang asawa. Same thing with God. Anything na mawala ang first love ko sa Diyos, lahat na yun, responsibilidad na lang. Lahat na yun, parang umiikot na lang ang mundo mo. Ginagawa na lang kung bagay na yun, out of love. Because the only thing that will bring zealousness and fire in our heart is our love for God. Our first love. Na mahal mo ang Diyos no matter what. Na mahal mo siya. Your worship is high. Your love is high. Hindi ka atras. Hindi ka tatalikod. Wala ang karibo. So, darayan. Alala ba, darayan? Lord God, that you love me more than anything else. You will never change your covenant to love Him because He loves you with all His heart, with all His mind, with all His
every one of you to His heart. So in the name of Jesus, I want you to surrender everything. All your idolatry right now. Lahat ng bagay na mahal nyo kesa sa Diyos. In the name of Jesus, if you love your problems, if you love, sabi ka ng Lord, if you love your mother, your father, your brothers, your sisters more than God, you are not fit to be in the kingdom of God. God doesn't want anything. The first love that will remain in your heart is God. Jesus should be the center of your heart. Jesus should be the center of your mind. When you wake up in the morning, if you don't think about the Lord, that's a loyal idolatry. There must be something in your heart that pumps us, pump the zeal, the fire in your heart, the love of God, the oil that was squeezed out of those trials, the oil of your love to God. In the name of Jesus, right now, I disconnect, I bind every spirit, I bind everything that is not of you, and I command it to lift them right now. Go, in Jesus' name. Release them, release them, release them from the love of the world, from the love of sin, from the love of anything, Lord, more than you, in the name of Jesus. Disconnect, say disconnect. In Jesus' name.
Pastor,